Welcome back again to my channel. Welcome to my new upload video or welcome for to my new vlog. Ngayon po ang pag-uusapan ko po dito sa video at akin pong sishare sa inyo kung paano po natin mapakinabangan ang ating mga rep na ginagamit sa bahay sa mahabang panahon. Yan po, ang inyong ginagamit ay simple rep, no pros, o kaya po ay inverter. Ngunit bago po tayo magpapatuloy, kung gusto niyo po mag-subscribe at saka po i-click ang notification bell para po yan pag may bago akong upload na video, manotify po kayo agad. Ngayon po, pagpatuloy ko na po ang aking sinasabi na sishare dito po sa aking ginagawang bagong video. Ano nga ba ang dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin sa ating mga rep para po yan ay ating mapakinabangan sa mahabang panahon? Una ko pong ipapakita itong isa kong unit na hindi ko na po ginagamit dahil nagkaroon po siya ng leak ng condenser at malaki na po yung gastos, kaya po bumili na po ako ng iba. Ngayon po, ipapakita ko po ito ng una para po mas maliwanag kung ano ang mangyari kapag po ang ating mga evaporator sa rep ay nasaksak po gamit ang kutsilyo, ice picks o kaya po screwdriver. Ito po, una ko pong ipapakita. Kapag gumamit ka po ng kutsilyo o kaya po Phillips screw, screwdriver o kahit ano po pong bagay na gawa sa metal, ito po, nakikita nyo dito na para po siyang hump, nakalinya po yan, yan, marami po yan, yan. Ang nasa loob po dito o nasa gitna, yan po ay butas. Ito po ay kasing kapal lang po ng papel. Ang nasa loob po ito, ang dumadaan po dito, ayan po ang ating refrigerant. Ang refrigerant, mas kilala po yan sa iba na Freon. Ngunit po ang Freon, isa lang po yan sa brand ng refrigerant na niloload sa system ng refrigerator o kaya po sa aircon. Marami pong klase ng refrigerant. Kapag po tayo gumamit ng kutsilyo o ano pa mang bagay na gawa sa metal, kapag ito po ay nabutas dahil po sa pagkasaksak, i-exit po dito ang refrigerant or mas kilala po sa iba na Freon. Ang mangyari po yan, kapag ito po yung buong evaporator ay nagyilo, unti-unti po yung matutunaw ang yilo hanggang sa yan ay lumalamig na lang at tuluyan pong mawawala ang lamig at nagiging tubig na lahat at isa lang pong liit na draft ng tubig na pumapasok po doon sa compressor, maghahalo na po yan ang kapilya oil at saka po ang tubig at may kasama pang liit na refrigerant, magiging acidic po yan at yan po ang dahilan sa pagkasira o pagkasunog ng winding ng compressor o makina po ng rep. Kaya po lilipat po tayo dito po sa isang iba ko pang unit para po mas maliwanag. Yan po, napapansin niyo po yan sa pagbukas pa lang ng pintuan ng rep, nakikita niyo po ito, malaking tatak na warning at mayroong picture or drawing sa mga bagay na matulis na gawa sa metal na yan po ang dahilan sa pagkasira sa evaporator ng ating mga rep kapag nandito ang ginagamit mong pantanggal kung ano man ang nakastack sa iyong freezer, frozen compartment or totoo nitong pangalan ay evaporator. Una kong pinapakita, mabubutas po yan at yan po ang dahilan sa pagkasira ng ating mga unit. Yan naman ay simple rep, no pros o kaya po ay inverter. Ano ba ang dapat nating gawin na pantanggal? Ito lang po, kung nakikita niyo po yan na parang hugis po yan ng ano, kutsara, ito po yun. Ito lang ang dapat nating gawin o gagamitin kung tayo po'y magtanggal sa loob ng ating mga unit ng ating nakastacks tulad po nito, ganyan. Huwag po tayong gumamit ng kutsilyo at kung tayo po'y nagmamadali, pansamantala, i-unplug natin ang ating mga unit sa rep para po tayo makapagtanggal ng mabilis. Huwag po tayong gumamit ng mainit na tubig para buhusan dahil po mas lalo po masisira ang ating mga unit. Ito lang po ang dapat nating gamitin na pantanggal kung ano man ang ating kailangan tanggalin dito sa loob po ng evaporator. Kaya huwag po tayong gumamit ng mga bagay na gawa sa metal na matulis dahil yan po isang saksak mo lang maaring magiging dahilan po sa pagkasira ng ating mga rep
na naging dahilan rin para ikaw po ay bumili po ng bago. Kaya sana po ang video yan na aking isinishare sa inyo, sana po ay nakatulong sa inyo kung paano po natin iingatan ang ating mga reef sa bahay para hindi po tayo mabilis masira ang ating mga unit na naging dahilan po sa pagpalit naman natin ng bago. Ngunit po kung kayo po ay mayroong katanungan tungkol po sa inyong naranasan na problema or troubleshoot sa inyong mga reef sa bahay, maaari po kayong mag-comment dito po sa aking channel o dito po sa videong ito. Sana po ang videong ito, uulitin ko, sana po ay nakatulong po sa inyo kung paano po natin mapakinabangan ang ating mga unit na reef sa bahay, mapakinabangan po sa mahabang panahon. Uulitin ko po, huwag po tayong gumamit ng mga matulis na bagay na gawa sa metal para po saksakin ang ating mga evaporator sa reef. Dahil isang saksak mo lang, mabutas yan, papasok ang tubig sa compressor na maging dahilan po sa pagkasunog ng winding ng compressor sa reef o makina ng reef na hindi po na po yun pwedeng gamitin dahil po ay masisira na, at maging dahilan din na ikaw ay kailangan mo nang bumili ng bago. So thank you po sa mga nanonood itong aking ginagawang video. Sana po